hangin pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo. Pinili namin yung mga lugar na tinamaan ng Yolanda. So yun yung dito pinili namin sa Palo, Alang-Alang at sa Jaro. Una, nagbigay muna kami ng technical briefing. So bago kami nagbigay ng seeds, so nagkaroon kami ng technical briefing, project orientation. Tapos, pinatawag namin lahat ng mga farmers. After ng technical briefing, yun, dinistribute na namin yung mga seeds. Binigyan kami ng mga seeds, yung mga kagaya sa akin, lead farmer, one sack, plus yung mga farmer beneficiary, tagpo 5 kilos. At saka yung mga training namin, kagaya ng pagpili namin ng variety na gagamitin. Nagkaroon ng pamimigay ng mga gahi, tapos abono, so umunlad na yung mga ani namin. May FFS din. Twice a week nag-FGD kami. Then yon start na yung palay check na in-introduce namin sa kanila. Sa FFS namin, marami akong natutunan gaya ng sa pag-aisa, pagkilala ng iba't ibang sakit sa tanim, sa pagpapatubig, pagkilala ng mga insekto na nagdadala ng mga sakit at yung nakakatulong na mga insekto. Noon kasi ang ginagamit ko noon sa punlaan lang sa seedling stage, gumagawa ko ng 400 square meters for 40 kilograms registered seeds. Ngayon, nang dumating ang programa ito, iba na, 400 square meters pero 20 kilograms lang registered seeds. Kaya medyo malawak-lawak ang mga tataniman mo ng 20 kilos. Dati, yung aking sakahan ay gumagamit ako ng gahe ng 40 kilos. So sa ngayon, naturuan kami ng PhilRice. So ang 20 kilos na binibigyan nilang gahe, sobra kalahati lang yung nagagamit ko. Sa pagtatanim naman, yung tauna, hindi kami nagagamit ng 20 by 20 na spacing sa pagtanim. Ngayon, gumagamit na kami. Tsaka nagsusunod na po kami ng proseso ng paggamit ng mga fertilizer. Itong technology na reduced tillage, nakakatilid talaga dahil hindi mo naaaruruhin ang sakahan mo. Pwede ka mo lang ng tractor, weekly interval, isipin yan talaga sa fuel. Doon sa field day, rinirepress yung mga amin natutunan doon o isinishare sa mga co-farmers, nag-advise sila 1 month before mag-land preparation, mag-preparar ng taniman. Ang Science and Technology Community-Based Farm or STCBF on Seed Security ay isang quick response project na binuo ng PCAARRD, ng PhilRice, DA Regional Field Office 8. Ang layunin ay magkaroon ng sapat na binhi na de kalidad, portable, laging available sa lahat ng mga magsasaka, lalong-lalo na yung mga naapektuhan ng super typhoon Yolanda. Itong project ay ginanap sa dalawang probinsya na naapektuhan ng super typhoon Yolanda at namili po kami ng 5 munisipyo na lubhang napinsala ng bagyo. At ang kabuang bilang ng mga magsasaka ay umaabot sa mahigit na 1,250. At ito po yung nabigyan na benepisyuhan ng registered seed na nagmula po sa PhilRice. At ito po yung kanilang pararamihin dahil ang magiging ani po nito ay de kalidad ng mga binhing gustong-gusto nila at yung mga bagong binhi na hindi pa rin nila nasubukan. Sa pamamagitan po nito ay tumataas din po ang ani ng ating mga magsasaka. Makikita po ninyo ngayon ang biglang pagbabago ng mga tayo ng kanilang mga palay. Gumanda, maski na po napakakonti ng kanilang mga inilalagay na pataba, ay nagkakaroon po ito ng magandang ani. Kami ang mga beneficiaries ng PhilRice. Nagpapasalamat kami ng suporta nila sa amin. Sana ipagpatuloy pa nila yung mga project na nasimulan nila. Magkaroon pa sana ng tensyon yung mga project nila, lalo na dito sa amin. Kasi dito, marami pang nangangailangan sa kanila.